Itong nga bang si Russell Escoto at Jackson Corpus ay pakakawala na nitong Magnolia Chicken Templados? Iyan ngayon ang tanong ng karamihan. Dahil dito sa mga nagaganap ng mga reports na lumalabas na gusto nilang kunin itong si Raymond Almasan mula dito sa Meralco Bolts. Plus meron ding mga balita nga, of course alam na natin na itong si David Morel ay isa ng unrestricted free agent. At sa ngayon, itong si Russell Escoto at Jackson Corpus hindi na masyadong nabibigyan ng playing time. Parang medyo nagbabago na yung rotation nitong si Coach Chito Victulero at sa ngayon hindi na masyadong nabibigyan ng minuto ang dalawang nabanggit na player. At tandaan natin merong darating na draft ngayon at posibleng makakuha ng picks itong Magnolia depende sa pakikipag-trade nila sa iba't ibang koponan, hindi lang sa Northport at Terra Firma, kung hindi maski na sa mga independent teams. Kaya hindi na ako magugulat kung ang dalawang nabanggit na player ay mawala. Sa ngayon mukhang gusto ng Magnolia na mag-reveal kung sakasakaling hindi sila magkampyon dito sa Philippine Cup. Medyo hindi pa masyadong maganda takbo ng Magnolia ngayon at sa totoo lang naman kung walang magkaroon ng injury sa San Miguel mukhang sila talaga ang favorite na manalo dito. Pero sobrang aga pa para sabihin yan. Dahil alam natin itong Magnolia, Hinebra, TNT at yung iba pang koponan kapag maganda laro kahit sinong team dyan kaya nilang talunin maski na SMB. At sa ngayon, itong Magnolia, pero kung sakaling ang Magnolia hindi magkampyon dito sa Philippine Cup, asahan natin na magkakaroon ng revamp. Coaching change kaya? Posible. Sa tingin ko, kahit ano posible dyan. Pero depende yan kung gaano kalalayo kanilang performance. Kung hindi sila makaabot ng semis, baka mapilitang gumawa ng coaching change. At sigurado ako na yung ibang top players nila, kabilang na ito si Calvin Abueva, ay mawawala na rin. At dahil dito, malamang yung mga bench players nila masama na yung mga hindi ginagamit ni Coach Chito Victulero ay kinakailangan ng palitan dahil gusto nila na magkaroon ng mas competitive na lineup para makalaban na sila dito sa San Miguel, Hinebra at TNT. Para po doon sa mga nagtatanong kung ito bang si Robert Bolick ay kukunin pa nitong TNT Tropang Giga, sa tingin ko ang sagot dyan ay oo. Pero ang tanong na lamang ay yung timing. Alam nating lahat na ever since nung si Robert Bolick mapunta sa kampo ng MVP group, ay stopover lang niya yung Index Road Warriors at eventually kay Coach Chot Rayshan mapupunta. Sa ngayon kasi medyo pinag-aaralan pa nila kung anong gagawin dahil mukhang itong Index ay ayaw bitawan itong si Bolick na nakita natin kung gaano siya kahusay maglaro. At ngayon, masasabi rin natin na itong Index Road Warriors maganda pinapakita, so yung management medyo nag-hesitate na galawin ang lineup nito. Ito nga si Ray ng Batak sana gustong temporary na kunin itong TNT pero hindi pumayag ang Blackwater. So sa ngayon, wala pang masyadong nadagdag sa TNT except sa center slot nila na si Brandon Ganuelas Roser. Okay na yung center ng TNT, ang problema na lang talaga ay yung guard nila. Siguro ang una kailangan ayusin ng TNT ay yung sitwasyon kay Mikey Williams. Kung talagang nag-move on na sila kay Mikey, siguro subukan na nilang kunin si Robert Bolick next season. Kung ayaw talaga ng Index, pwede nilang kunin naman si Rain ng Batak. Pero isa dyan sa dalawang yan, dapat nilang makuha. Dahil syempre, hindi naman magiging mataas yung draft pick ng TNT kaya asahan natin na kinakailangan sa trade sila kukuha ng mga players na magagamit nila. Ngayon itong TNT, sa tingin ng karamihan magiging bagay dyan si Robert Bolick. Isipin mo kung meron kang Bolick, meron kang Rosen, meron kang Calvin Oftana, RR Pogoy, magiging napakalakas na team nito. Kaya sa tingin ko ay oras na lang o ilang linggo o ilang conference na lang ang bibilangin bago natin makita itong si Robert Bolick na mapunta sa koponan ni Coach Chot Reyes. Dahil sa ngayon, syempre, ang priority naman talaga ng management ng MVP group ay TNT Tropang Giga. At kapag nag-struggle pa sila sa konferensya na ito, asahan natin next season na major moves ang gagawin yan para makuha itong si Robert Bolick at lumakas na yung kanilang lineup sa wakas.